Yan guys, ito yung automatic transfer switch ko guys sa grid tie system and solar system. Ito yung ano guys, yung pag energize ng solar guys, ganito yan guys. Ito, pag on mo ng breaker ng ano, yung grid tie system, automatic siya mag-o-on na siya kasi may supply na siya dito, automatic yan ah. Naka-connect siya sa relay na Q1 sa close. Mag-energize yung coil number 2 grid. And then, mag-energize naman yung solar inverter mo once na magbibigay ng signal to yung 48 to 52 volts. Nakaset nyan sa controller guys. May limit kang nilagay doon sa controller ng sa solar mo. Pag mag-energize to, magkuklose to. Kasi isang may relay din to eh. Ito eh. Relay din to, isang relay na 48 volts, 1119, and then, gagana yung timer, pag gagana yung timer, ma-reach na yung time, yung 15, tatawid dito, magkuklose para mag-energize yung Q1. Yung ito, pag mag-energize to, mag-off to, ito naman yung mag-on, naka-interlock yan, hindi yan mag-ano siyan, hindi siyan magsasabay kasi may interlocking to dito, yun o. Pag mag-energize to, yung ito na mamatay. Kasi, naka-interlock yun nandoon sa taas, yung numbering o, to. Tapos, pag mag-energize naman to, pag humina naman yung battery mo, ito mamamatay, ito naman mag-energize. Opposite yan, opposite. Yun o. Kasi naka-latch nito, pag mag-energize to, mag-o-off to. Kasi naka-interlock yan doon sa taas. Yan. Ito yung timer on relay nito. Tapos pag mag-supply naman siya, ulit pa rin siya. Ganun pa rin yung sequence niya. Ito yung ito, positive. Ito yung negative. Yung pilot lamp, including pilot lamp. Ito yung naka-auxiliary, naka-connect sa number 2. Sa auxiliary doon sa contactor, number 2, green. Grid tie system yun. Pag dito, pag gagana mag-energize to, nung 1, yung dito yung 1, maging ano to, yellow. Output niya is sa control to 220 voltage and current, kulay blue. Tapos yung power supply naman, ginawaan ko din ng control kasi what if namatay yung Meral ko mo, magti-trigger pa rin siya kasi may 220 output voltage ka dito coming from the inverter guys. Yan. Itong power supply. Sa control to guys, sa power supply. Hindi pwedeng walang power supply, hindi mag-energize. Tapos yung, pag memorial ko naman siya, mag-energize to guys, lilipat naman to. Tingnan na lang yung ano nyo guys, yung schematic diagrams guys. Pa-screenshot na lang ito muna. Screenshot nyo guys, para may idea kayo. Tapos follow na lang guys sa akin, for the wind vlog guys. Automatic transfer switch. Pwede yan, optional yan guys. Pwede yan sa generator, solar inverter. Ito lang yung papalitan nyo guys, ito. Pag i-upgrade nyo guys, ito yung relay, upgrade nyo guys, ito. Ito. Pwedeng 12 volts, 24, 110 or 220 from generator, ito guys. Ayan. Ito po yung ano guys, ito na yung control guys. Oh. On ko guys, oh. Ito yung sa Meral ko guys, sa grid tie system guys. Ayan, on siya. Nakapatay pa yung ano. Buhayin ko yung ano guys, yung solar. Kunwari sa solar lang, sample ko lang yan guys. Hindi yan lilipat guys once na hindi pa full charge yung battery. Yan, ganyan posisyon naka na yan guys yung naka grid tie systems yan. Yung sinasabi ko sa inyo, pag full charge yung battery, above the may limit kasi kang nilagay doon na ano. Nilagay mong voltahe na ano 48 to 52. Pag ma-reach mo yan kasi nilagay mo signal yan, wait lilipat lang yan guys once na yung battery lithium ion battery mo once na ma-full charge na may limit doon sa controller mo kunwari doon sa load signal to guys eh 48 voltahe para mag-trigger to yung relay na ito yung 48 volts na sinasabi ko sa diagram yan. Yan. Maghintay doon sa timer, gagana 'yon.
pag lilipat yon ng timer, mag yung 6 15 to 18 mag close para mag-energize yung K1. Pag mag-energize yung K1, guys, ito naman yung gagana. Yung ito yung conductor na ito, yan oh, yung conductor. Pag gumagana na yan, yung number 1, yung sinasabi ko sa diagram, magsusolar na siya. Yan. Pag humina naman yung battery, yung sa solar mo, kunwari, mag-disconnect to kasi mawala yung load eh, load signal. Lilipat naman siya sa meral ko. Yan, guys. Oh. Yan. Tapos, namatay naman yung nagsusolar siya, guys. Nagsusolar siya. Dito, ilagay ko mga to, nagsusolar to siya. Yan, nagsusolar. Lilipat yan after few minutes. Kunwari, namatay yung meral ko, guys. Namatay. Gagana pa rin siya kasi nagbibigay ng signal doon 48 volts eh. Ito yung pinaka main control niya doon sa solar eh. Pag low voltage or magtataas ng voltahe na limit siya, magti-trigger siya. Tapos yan. Kahit na namatay yung meral ko, may supply pa rin siya. Yan. Saka ito yung power circuit, guys. Yun. Power circuit. Yan yung power circuit, dalawang line ng ano, yung line 1 live at saka neutral sa solar. Ito yung sa solar. Ito yung sa solar inverter at sa grid tie ito. Diretso-diretso lang yan, guys, yun, ito. Yan. Dapat include niyo yun din yung grounds. Ito pala yung power circuit niya, guys. Yun power circuit, yan. Magnetic conductor dalawa. Tapos yung RCC CB isa output, you know, ito yung output niya. Pag naka-off yung meral ko, guys, under pa rin siya. I-on ko yung meral ko, ha, doon ay yung grid tie system. Lagi tayong grid tie system. Yan, naka-energize siya, buhay pa rin yung power supply. Kaya may interlock. Ito yung pinaka kill switch niya, guys. Ito yung kill switch niya. Pag namatay ito, ayun. Kasi kailangan ng 24 volts yung controls niya. Yun sa power supply, naka-standby lang yun. Naghihintay lang ng isang signal dito. Yun, buhay siya. Tapos pag ganung sistema, guys, namatay yung meral ko. Ah, yung ano pala, yung solar, namatay yung solar, nag-trip na siya, no. Yun, no, nagmi-meral ko na siya. Yun, patayin ko yung, kunwari, ito yung, ano, yung inverter, patay. Yan. Tapos yung nagtitrigger naman sa, yung ano, nagtitrigger naman yung controller mo, ito. Walang effect pa rin, guys, kasi ano, walang output yung inverter mo, yun, no. Yan, guys. Walang nangyari. Yun, know, walang output mo. Walang output, yun, know. Kasi lumipat na siya, walang output yung ano mo, yung ETS mo, yun, know. Kasi namatay siya. Pero magkaroon, no, iilaw to yung blow dyan. Once na buhayin mo yung, kunwari, sa inverter tayo. Yun. Yun, guys. Saka ito lang, tandaan nyo na lang yung ano nyo. Yung ito yung, guys. Ito kasi yung importante yung sa power supply, ano. Yan. Automatic transfer switch siya. 14 pins yan, yung Schneider. Yan. Tapos ito, MCB, dalawang piraso sa inverter at saka sa grid. 63 ampere. Pwede nyong babaan. Yan, depende sa design nyo. Tapos yung contactor, dapat mataas yung amperahe nya. 100 ampere. Tapos RCCB, 63 ampere. Tapos
30 milliampere. Tapos yun, ito yung controls niya, guys. Basahin niyo na lang, guys, yan. Tapos huwag niyo kalimutan i-like niyo naman ako at saka follow naman sa For the Win Vlog, guys. Yan. Support lang, support. Gamitin ko to sa ano, sa bahay, guys. Yan. Automatic transfer switch. Yan. Yan oh. Hindi, walang edit-edit yung video niyan, guys, kasi hindi man tayo magaling mag-edit, guys. Oh. Yan, screenshot niyo na lang, oh. Ganun natin. Yan. Huwag tayong magdamot sa kapwa natin, guys. Lagi tayong mag-aral, yan, para sa kabutihan. Yan, guys. Bye-bye na, guys. Thank you for watching, guys. Ingat din kayo pag-wiring, guys, ha? At saka including grounding din, guys. Yan, bye-bye.